Hello guys, ito na po ang deep internal organ, thyroid, liver, kidney, heart, pancreas, intestine. So ito po ang ating inanda ng mga Pinoy dish. So proud to be Pinoy, okay? So ito na po yung mga ingredients natin, guys. Siyempre yung ginger, yung onion, yung lemon natin para mas masarap siya. Onion, yung garlic, ginger, at saka yung onion spring. So meron tayong laurel, meron tayong paminta, siyempre yung asin. Gumagamit po ako ng Steralist, siyempre mantika. At ang pinaka main ingredients, guys, siyempre yung baka, laman ng baka, yung atay, yung tuwalya, so yung intestine, so yan po, at saka yung puso ng baka. So yan po, guys, ang ating ingredients for today sa ating papaitan. So tuloy nyo lang po yung ano, yung panonood kung paano ito yung papaitan soup po, guys. Okay. Ito. So thank you, guys. Split and show again all the ingredients. So hello, guys, ito na naman po tayo. So ang i-analyze po natin, direct na po tayo sa beef papaitan analysis, how to cook. Guys, so ito po ang i-handa natin. Ayan po, kung makita nyo ating mga ingredients. So bago yun, so trivia muna tayo, guys, sa papaitan. Ito po ay proud to be Pinoy na tayo po ang nag-originate po ng ating papaitan, beef papaitan. So ito po ay nagmula sa province ng Ilocano. Ayan, mga Ilocano, salut po sa inyo. So ito po ay na-compose at sa pwedeng sa cow at sa goat. So yan po yung mga organs po na nating ano, at ang naging papaitan niya ay siyempre yung bayad niya, yung duk. So ito po ay bitter soup o pag tinis nyo, isa bitter siya, mapait. So yan po, ito po yung mga ingredients. So tuturo po natin to ang para ang pagkakabangan nyo, paano mawala yung lansa, yung amoy, at syempre yung kailangan nila ilaho para yung proseso niya. So kailangan nyo po masundan siya. So kung gusto nyo, tuloy nyo lang po yung video, at huwag nyo pong kalimutan na mag-click po subscribe and notification bell para update kayo sa lahat ng i-analyze natin na mga lutuin, gawain, trabaho, mga kahit anong bagay na i-analyze natin para ma-appreciate po natin, lalo-lalo na po ito sa pag-cookie, yung mga tagapagluto, mga cooker. So thank you po, at kami binabahagi lang nyo ng mga lutuin, lalo na, at syempre yung mga provision luto at saka yung mga kultura na pagluluto. Yun po yung ating mga abangan. So bago natin simulan, kailangan po natin mag-suot ng, syempre, ng mga sinasabi ko na hairnet, so protection sa mga ano. At alisin natin yung mga ating mga jewelry. Okay, guys? So may trivia na tayo. So ito, i-ano natin. Sasabihin po natin yung mga ingredients niya. Okay, guys? So ayan po. At pinakukuluan na po natin. Sa pangalawang pakulo na po ito, guys. Sisilipin nyo kung gusto nyo masilip. At iyaano natin yan. Okay, guys. So napapagmasdan ba? Okay. So ano muna tayo, prepare muna tayo ng mga gagayatin, ano pinakukuluan, at lahat ng mga inilagay natin dyan sa ating pinakukulang organ. So preparasyon, yan. Preparasyon po sa ating beef papaitan. Okay, guys? So just watch it. Continue. And guys, nakasuot na tayo. Simulan natin ang proseso kung paano lutuin ang ating papaitan na baka. Okay? Beef papaitan. So kailangan painit tayo ng kawali. So unayin natin ang bawang. Nakita ba, guys? Dapat natin ang camera. So bawang. Segundo, nakalagay natin ang ating sibuyas. So, magtitira tayo ng sibuyas, pang topping. Oh my God! Wow!
ating papaitan ay puro laman noon. Ayan. So, sinabihan natin yan lahat para masila. So, ipanong natin ang luya. Ayan. Luya po ay panatanggal ng ating damsa o amoy ng ating lulutong papaitan. At ang nagpapapait po nan ay ang bayo o kung tawagin nila ay akduk. So, ginisa. So, unahin pong igisa natin ang laman ng baka. Ayan. Kung hanggat maaari, pwede nyong i-separate itong ginisang mong laman ng baka. Pero dahil pinakulan na natin itong ating mga laman loob, malambot na siya, pwede na rin po yan na pagsamasamahin doon sa isang malaking kaserola natin. Ayan. Ginanapin ang tubig, guys. Ang ating pinakukuluan. Okay. So, ilalagay mo natin yung kapay at puso. Masusundan ba, guys? Gumamit din tayo ng mantika. Kung may olive oil, ayan, mas malinang naman. So, yung puso. Masusundan ba, guys? Ayan. Puso ng baka. Ayan. So, sabi, nasabi na rin natin kung ano yung trigger yan. Mga pamamaraan. So, ulitin lang habang nag-iisa. Yung pong sinugasan natin sa asin na may korting suka, tapos sa unang pakulo, nilagyan natin ng luya bago tinapon natin ang ating unang pakulo para malinis na malinis ang ating papayitan. So ito po yung pangalawang pakulo na bago natin ginaya, na nilagyan natin ng laurel, ng taralis, ng iba-ibang pampalasa. So, may lasa na siya habang hindi pa talaga ready. At napakalambot po nito kasi 2 hours natin pinalambot dito. Ayan. Mix-mix pa lang po natin. Ayan. O, parang hindi lahat talaga. Ayan. So, ganun lang po ito, guys. So, mga ilang minuto pa, mga 10 minutes to 20 minutes na kakuluan ulit para magkapit-kapit na yung kanilang mga lasa, mga ating papaitan. So, ilalagay natin yung akdo. Saan natin ilalagay yung akdo? Tapos yung lemon natin, ang pamuli. Ayan. At siyempre, kung makikita nyo, yung ating spring oil, lagyan namin natin. Okay, guys. Bagay natin mas may laurel din. Okay, so para sa ito, ito po ang huling kulo na ng ating papaita. So gagayasin naman po natin ito, so yung pang press na, so index tubes din ulit. Susundan po ba, guys? So press lang po yung ating papaita. Okay, guys, gagayasin na rin natin yung tuwalya. Okay. So, gusto nyo silipin? Tachap lang po natin ng tubes. Yan po ang ating papaita. Okay. So, mamaya ipakita natin after ng 20 minutes yung finished product niya ng ating beef papaita. Okay? So, sa pangalawang salang na pakulo, yung una na ano natin, na itap na natin. So, ito yung pangalawang kulo. Pagpapakulo.
So lalagyan na natin siya ng luya ulit ng bagong staralis at ayun, paminta. So mga isang oras pa. Ayan. Tanglad o green na lemongrass ang lagyan natin para mas okay. Ayan, may laurel din. Okay. So pagkatapos ito, ito po ang huling kuluna ng ating papaitan. So gagaya tayo ng guys ng sibuyas, gumaya tayo. So kailangan natin na medyo malalaki yung gayat na cubes. At yung ating luya, gumaya tayo para hindi mano yung luya. Siyempre mong luya natin yan, mas ganda. Medyo durog siya. Okay guys, so okay na siya. So gagayat po tayo ng spring onion. Ito po yung spring onion natin guys. Okay, so gagayatin natin, palak natin sa ating papaitan. Okay, so yun po. Okay guys, so ginayat natin, kagayat natin ng laman ng baka o tenderloin. Okay, beef po tayo, beef. Okay, so yeah, walking tayo mga tayo at puso ng baka. Okay guys, so chub lang siya, kagayat po ng laman ng baka at ganun din. Okay guys, so gumayat namin tayo ng large intestine o tsaka pancreas. Okay, tapos na po yung kidney at so intestine po tayo. Ngayon yan po, tapos na po yung gaya. Kaya tinarin natin yung tuwalya, tinatawag. So chachap lang po natin ng tubes ng ating tuwalya. Okay guys, so gagayatin naman po natin ito. So yung pancreas nya, so in the tubes din ulit, kagaya po ng ating ginayat natin. So pare-pares lang po yung kanyang paggayat. Okay guys, so mag-present tayo ng ating beef papaitan. So ito na po ang ating beef papaitan. So nakadalawang pakulo tayo. Tinapon yung una at yung pangalawa sabay hugas na, at yung pangatlo ay atin ang igigisa. So ready na natin guys yung pag-isa. Ito na ba guys? So konting design po tayo. At ang natin, so gumayat na rin tayo ng large intestine o tsaka pancreas. Okay, tapos na po yung kidney at so intestine po tayo. Ngayon yan po, tapos na po yung gaya. Ito na po ang ating beef papaita. Okay guys, ito na po ang ating beef papaita. Kita niyo po guys.